Ito ang bagong Yamaha Fazzio 125 Hybrid Connected 2022. Kamakailan lang ay official na itong inilunsad sa bansang Indonesia, ang 2022 lineup hybrid category. At siguradong madami ang matutuwa kung dadalhin din ito dito sa Pilipinas ngayong 2022. Kaya wag na natin patagalin pa, pag-usapan na agad natin kung ano-ano nga ba ang mga bagong features ng motor na to, kung magkano, at kung dapat mo na ba itong pag-ipunan ngayong 2022. Pagdating sa forma, napaka-classy, napaka-elegante niya, napaka-pang-social ng kanyang itsura. Premium color at perfect ang kanyang color combination. Kaya paniguradong magugustuhan ito ng mga sosyale na rider, lalo na ng mga babae. Pero hindi ibig sabihin na pambabae itong scooter na ito. Pwede din naman ito sa kahit anong gender. Lalo na sa mga millennial, siguradong magugustuhan ang scooter na ito. Pagdating sa kanyang headlight, naka-LED na ito at pabilog ang kanyang design. Classic style pero pang mayaman ang dating. At nasa bandang itaas ang kanyang daytime running light, sa ilalim naman ang kanyang high beam. Pagdating naman sa kanyang taillight, naka-bulb type ito at napaka-cute ng forma ng kanyang likod. Very classy talaga ang design. Meron na din itong hazard lights. Pagdating naman sa kanyang panel, naka-digital display ito at napaka-user-friendly kasi napakadaling basahin. Napaka-unique ng kanyang design. Sa instrumental panel pa lang, napakaganda na. Kung titingnan mo ang kanyang design, para siyang hugis ng bintana ng eroplano. At kung di ako nagkakamali, ito pa lang ang motor na may ganitong forma ng instrumental panel. At ang maganda pa dito, pwede mo na ding i-connect ang cellphone mo sa motor mo through Yamaha Motorcycle Connect. At kapag nakakonect ka na dito, mas makikita mo lahat ng status ng motor mo. At hindi ka rin mahihirapang hanapin ang motor mo dahil makikita mo sa application ng cellphone mo kung saan ka huling nag-park. Kagaya ng NMAX at ng AROX. Kaya modern technology na din ang scooter na ito. At ang maganda pa dito, meron itong built-in 12-volt charging port. Kaya kung gagamitin mo siya pang hanap buhay, hindi ka mag-aalala na malobat ang cellphone mo kasi meron na siyang built-in 12-volt charging port. At safe na safe ang cellphone mo kasi meron siyang bulsa, so meron kang lagayan. Hindi siya mahuhulog at hindi rin siya mababasa kapag ka umuulan. At meron pa itong retractable hook sa harap at sa likod. Kaya kung marami kang dala, marami kang bitbitin, very convenient kasi hindi ka mahihirapan. At bukod pa dun, meron pa siyang isa pang open pocket. Meron kang lagay ng tumbler mo, meron kang lagay ng basahan, ng barya, o kahit na anong pwede mong ilagay dyan. Kaya very convenient talaga sa isang rider. At pagdating naman sa kanyang footboard, napakalapad, kaya hindi ka mahihirapan. Merong space ang paa mo. At pagdating naman sa kanyang starting system, nakakilis na ito at naka-SMG na siya, o smart motor generator. Kaya naman kapag in-start mo siya, napakatahimik at napakabilis ng kanyang response. At syempre dahil na rin naka-blowcore hybrid technology itong bagong motor na ito. At bukod pa doon, meron siyang answer box system. So kung nag-park ka sa madilim na lugar, mabilis mo siyang mahahanap dahil iilaw siya at tutunog. Pagdating sa kanyang upuan, napaka-elegante ng kanyang design, malapad siya. Kaya kung mahabang biyahe ay hindi ka agad mangangalay. At sa ilalim nito, meron siyang underseat storage sa 17.8 liters. So napakalaki ng kanyang underseat storage, kasi ang half-face helmet. Kaya very convenient ito kung marami kang dala-dala, pwede kang maglagay dyan ng mga gamit mo, ng sapatos mo, kapote mo, kahit na ano. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, 5.1 liters ang kanyang fuel tank capacity. Kaya hindi ka na magpapatigil-tigil dahil 5.1 liter siya. Kung magpapa-full tank kayo, hindi ka agad mauubusan gasolina. At tipid din ito dahil fuel injected siya. At meron pa siyang start and stop system, kaya mas lalo kang makakatipid sa gasolina. Dahil ang ginagawa nito, kapag natapat ka si stoplight, after 5 seconds ay mamamatay din ang makina mo. So nakatipid ka na sa gasolina, eco-friendly pa. At kung kailangan mo ng umandar, pihitin mo lang ang silinyador, ay aandar ka na. So walang kahassle-hassle. Pagdating naman sa makina, ito ay 124.86cc, single overhead cam, single cylinder, air-cooled, 4-stroke, fuel-injected and powered by Bluecore Hybrid Technology. At ang kanyang max power ay 6.2 kilowatts at 6,500 rpm, with a maximum torque of 10.6 Nm at 4,500 rpm. Kaya kahit sa mga paahon ay kayang-kaya ng motor na to dahil malakas ang kanyang torque. At perfect din pang daily commute at kahit pang hanap buhay ay pwedeng-pwede. Pagdating naman sa gulong, sa harap ay 110 by 70 by 12
Sa likod naman ay 110 by 70 by 12. So pantay lang ang kanyang gulong. At naka-tubeless na ito pareho kaya hindi masakit sa ulo. Kung sakaling matusok ay hindi agad ito sisingaw. At mas maganda kung lalagyan mo siya ng tire sealant. At bukod pa doon, malalapad siya kaya mas stable siya kahit sa mga cornering. Pagdating naman sa preno, sa harap ay naka-disc brake, sa likod naman ay drum brake, at meron pa siyang smart lock. Malaking tulong to kapag nakatigil ka sa mga pababa o pataas na kalsada dahil ilalak mo lang ang rear brake mo at hindi ka nadadaos-dos. Pagdating naman sa suspension, naka-telescopic fork siya sa harap at unit swing naman sa likod. At pagdating naman sa dimension, ang kanyang length ay 1,820mm, ang kanyang width ay 685mm, ang kanyang height ay 1,125mm, ang kanyang wheelbase ay 1,280mm, at ang kanyang ground clearance ay 135mm. Ang kanyang seat height ay 750mm, at ang kanyang timbang ay 95 kilos lang, so magaan lang siya. At kahit mga babae ay kayang-kayang motor na to. At yun nga, kaka-launch lang nito sa bansang Indonesia. At pagdating sa presyo, ito yung nagkakahalaga ng 21,700 Indonesian rupee na kung direkta natin i-convert into peso, aabot siya ng 77,862 pesos. Pero kung sakaling dadalhin yan dito sa Pilipinas, posibleng pumalo ang presyo nito ng 80,000 plus. Dahil kung titingnan natin ang kanyang disenyo, napaka-classy at meron na rin siyang Yamaha Motorcycle Connect at madami pang magagandang features na wala sa ibang motor. At yun nga, sana dalhin din yan dito sa Pilipinas dahil marami din naman mga rider ang gusto ng ganitong forma, gusto ng mga hybrid scooter. So yun lang guys, dito ko natatapusin ang video patungkol dito sa bagong Yamaha Fazzio 125 Hybrid Connected. At sana nagustuhan ninyo, at kung nagustuhan mo, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV, ride safe always and God bless.